Papunta kami ngayon sa isla po ng Buyayaw. Ito po nga isla na ito ay sobrang ganda at isa sa sinasabi noon na puno po ng kayamanan. Pupunta natin doon ngayon yung sinasabi nilang abandonadong batil o yung malaking sasakyang pandagat. So dahil kate, kinakailangan buhatin yung aming sasakyang bangka at kahit medyo maalon ay pupuntahan pa rin natin yung isla na ito dahil sobrang ganda. So sana ay mag-enjoy po kayo sa panonood at mamaya-maya ipapalitaan namin kayo. Daong na po kami dito sa isla na mayroon pong abandonadong bangka. Makalipas din yung ilang oras ay nakarating na rin kami dito sa aming destination. Thanks God at maayos na nakarating dito kahit pa may kunting aberya kanina. So magmula po doon sa natatanong natin na yun, doon po yung lawak po ng isla po na ito. Ayan, may mga isda na dumadaong dito para magpahinga. At ito naman yung sinakyan naming bangka. So kung mapapansin nyo, ito po yung abandonadong pier na ginamit nung panahon pa po ni Elizalde. At napanood ko yun nung pero luma na yung video na yun eh. Itong pier na to dati ay sobrang ganda, maayos. Ginawan po ng pier ito dahil dumadaong po dito yung mga barko na galing sa ibang bansa. At alam nyo ba, trivia lang, na nakarating dito ang unang ginang na ni Pangulong Ferdinand Marcos na si Ginang Imelda Marcos. Noong panahon to ni Elizalde, dahil ayon nga sa kwento ni Papa kagabi, noong unang panahon daw, unang panahon talaga no, panahon nilang ni Pangulong Marcos ay sobrang ganda daw ng lugar na ito, puno ng ilaw at saka hamakin mo yon, isla ito, pero may mga sinihan sa lugar na ito, lagi nagkakasiyahan dito sa lugar na ito, so kaya mayroong pier dahil marami nga pong barko yung dumadaong dito. So ayan, makikita nyo parang mga haligi na lang ng pier yung nandito, abandonado na siya, puno na siya ng talaba, at pagdating niya sa unahan kulay asul na yung tubig kasi nga malalim na po dyan. So siguro kaya may hagdan, siguro yung pinakataas ng pier na sira lang dahil nga sa paglipas ng panahon. So ngayon kasi parang private property na to, hindi naman tayo papasok dyan sa loob, dito lang po tayo sa labas. So pumunta kami dyan kanina, walang tao. So yan, nag-decide tayo na dito lang tayo sa playa. At titignan na lang natin to yon, yung abandonadong barko. Ayan. Ang tingin mo sa malayo,
Oo. Oh. Kanina, habang papunta pa lang kami dito, ay sobrang lakas. Nagka-aberya pa yung sinasakyan naming bangka dahil yung isang makina ay walang ilis eh. So, babalik na sana. Sabi ko, oh Lord, wag lang sana kasi kung babalik kami, sayang yung pagod namin. Dahil napakalayo din po ng lugar na tumula sa amin. So, ito po ay matatagpuan dito sa Buyayaw, San Roque, Bulalacao Oriental, Mindoro. So, kung titingnan, katulad nga sabi ni Ayon kanina, kung titingnan sa malayo ay napakaliit pero napakalaki din pala ng barko na ito. Ito po yung kanyang Elise. Buti nga hindi ninakaw, no? Bagay, mahirapan sila dito. So, ito yung kanyang Elise. Sobrang laki. At yung kanyang, anong tawag nga dito? Timon? Timon. Oo, ganito pala ito, no? Ayan. So, ang tanong ko may makina pa ito. Ano kanyang nangyari dito, no? So, doon tayo. Kumatok si Ayon bago maya-maya ay may magpupas pala. No? So, noong unang panahon ay napakayaman po ng isla po na ito. Dahil dinarayo ng mga taga-ibang bansa, mayroong pupunta dito naka-helicopter, ang iba naman ay mga cruise ship, at mayayaman ang pupunta dito. So hindi natin alam kung bakit, kung anong nangyari na ngayon ay tila naging abandonado na. Pero isa lang kasi talaga ang sinasabi ng iba na ang lugar na to, matapos mapagkunan ng maraming mga kayamanan, ay umalis na po yung nakakuha ng yaman dito. So ang mga nakatira dito sa lugar na to ay mga katutubo talaga. So hindi natin malaman kung ang mga ginto ba o kayamanan na nakuha dito ay kay Yamashita or sa mga katutubo. So ito yung kanyang loob ng barko. So dyan may tubig. Kinakalo pala dito lang? Ha? Kwarto? Oo, syempre dyan yung captain eh, yung sa makina. So yun po yung loob. Yung makina pa? Dito sa kabila, butas-butas na eh. At saka bumaong na siya sa buhangin, ayun yung buhangin oh. So yun yung yun yung kanyang taas talaga doon yung nagmamaneho. Grabe no, amazing. So dahil di tayo makapasok kaya sa loob. Ayan. Ibon? Kasi posible kasi na mayroon ng mga akon dito eh. May mga snake. Ano yun? Puno na rin pala ng buhay sa loob? Oo. Ayun, yun po ito ng barko. Hindi na kayo pwedeng kumakyat dahil delikado. Malalim so ngayon, na. Ano na? Malalim na. Oo. So ngayon, tutuloy na kami ni Ayon doon sa mga tulay na ginawa dito nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kahit yung mga building, oh, abandonado. So, maaring dyan sa lugar na yan, sa kagubatan ay mayroon pang mga estruktura pero hindi lang tayo pwedeng umakyat nga
Dahil wala dito yung bantay, kaya dito lang po tayo sa may aplaya. Itong aplaya naman ay para naman sa lahat. Ayan, makikita mo talaga yung pinaglipasan ng panahon. Grabe no? Kaya tama din yung mga sabi-sabi ng mga matatanda na nung unang panahon talaga ay mas maunlad yung Pilipinas. Oh. Puro bakas ng building to. So ayan na yung abandonadong barko. Ito yung sinasabi ni Papa dati na ang isla na ito ay napapaligiran ng napakaraming ilaw dahil napakagandang syudad to noon, nung unang panahon. At kapag pupunta dito si Ginang Imelda Marcos ay naka-helicopter lang, tapos sasakay siya ng barko para makiisa sa mga bisita na nanggaling sa ibang bansa, mga malalaking barko. Kasi napanood ko nga sa isang video na kumakanta pa ang dating unang ginang na si Ginang Imelda Marcos. Grabe no? At saka sobrang yaman po nito dahil talagang napakaraming ginto daw po ang nakuha dito sa lugar po na ito. Kasi ito pong isla po na ito ay nakahiwalay sa bayan po ng Bulalakaw. So ayun yung mga tulay. Mga abandonadong tulay na rin. Kaya mo yun? Kaya? Siguro yung doon. Ah. Kaya nga, napaikutan to. Nasira lang. So buti lang, kate. At salamat na rin dahil natuloy kami ni Ayon. Kasi munti ka nang hindi matuloy dahil doon talaga kami sana galing. Ayon, sa lugar na yon. Kaya lang, dahil sa kate, yung bangka ay hindi makaalis. Kaya nag-iba po kami ng ruta. So pagdating naman sa gitna ng dagat, saka pa nalaman na may problema yung LEC. Buti lang. At dalawa yung makina. Bumalik na tayo eh. Bumalik na kami. Pero yung isa yata nag-decide, no? Na kaya po, kaya daw. Oo, kahit minor-minor lang. So ayun, kaya salamat din kami at nakarating kami dito ng safe. Pero wag po kayong mag-alala dahil bukod po dito sa ipinakita naming mga abandonadong pier, abandonadong barko at saka abandonadong mga tulay, sa mga sunod po natin na video ay ipapakita din namin sa inyo yung kuweba na kung saan ay pinagbaunan ng kayamanan. So doon po yun sa kabila. At syempre ipapakita din namin sa inyo yung harapan, yung mga napakagandang beach resort doon sa harap. So talagang mamamanga kayo dahil sobrang ganda. Swerte ng mga may-ari nito. No? Dito naman, yung kwento. Oo. Ayun pa nga, oh. Mga simentado. Yan. So dito na lang kami dadaan ni Ayon sa may katihan kasi may mga kahoy na patay.
Ay, ibig sabihin pala yun sa bundok. No? Ayun po, doon pala galing yun. Pero dito, mapapansin mo rin na mayroong mga, ayan o, mga simento na nasira na. Pero yung daan pala talaga na yun ay doon galing sa bundok. Kaya lang hindi kami pwedeng dumaan dyan dahil sobrang masukal na. Na? Pero napakatibay pala o. Oh. As in, pinatibay pala talaga to. Gabi. Imaginin mo. Ayan po. Diyan galing papunta doon sa bundok. Ibig sabihin sa gitna ng bundok may daan. So imaginin nyo na sa lugar na ito ay naglakad si Ginang Imelda Marcos at saka yung mga sikat na tao nung unang panahon. Parang sa pelikula lang. No? Lawak. Kaya pala pwedeng sumakay noon. Parang may sasakyan na maliliit. Kaya pala nakakaikot noon gamit yung mga sasakyan na maliliit. Kasi nga, kalsada naman talaga pala to. Huh? Ayan po ha, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para maabot po natin ang 100,000 subscribers. Maraming salamat. Alam ko po marami po yung palagi ang nanonood sa ating mga vlog. Pero hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. At maraming salamat sa mga nagpapadala ng super thanks kay Ma'am Masilia, kay Ma'am Joanne. At shoutout din sa Sheila Sarsari Vlog. At syempre sa lahat po ng mga organic viewers natin, organic subscribers, sa mga followers natin sa Facebook, sa TikTok, na ano man yung ating ina-upload na video ay talagang palaging nandyan at hindi nag-i-skip ng commercial. Maraming salamat po. Pero dito, may harang na yon. Ay, dahil lang siguro sa bagyo to, no? Ayun, no? May harang na bato dito. Siguro, dahil sa... Natibag. Nag-landslide doon. Ano, kaya pa? So, hanggat kaya ay pupunta namin ni Ayon. Hindi nakasama si Mark dahil bukod sa biglaan to ay may pasok si Mark. Bangin na to. Oh, pag malaglag ganyan. Hindi na kasi siya suminto eh. Oh. Laban na siya dito, banda. Kaya may mga damo na. Dito na lang ulit ang may suminto. Yan, sa mga nagre-request na pupuntahan namin yung inyong lugar, huwag po kayong mag-alala. At saka kapag makahanap kami ng mga sponsor, ay pupuntahan talaga namin, papasyaran talaga namin yung inyong magagandang lugar. Kasi ang alam po kasi ng iba, may mga nag-sponsor sa amin. So sa totoo lang, wala po talaga. Yung aming nga ipinantutulong minsan ay galing sa aming mga sariling bulsa. Kung may nagbibigay man, hindi po sapat. Ayun. Ibig sabihin dito, kahoy lang. Oo. Kaya kung mayroong magbibigay, so tatanggapin natin. Kahoy lang dati. So ayan o, may mga haligi. Grabe, ang tibay o. Oh. Yun.
Tardaw. So, dahil naputol dito, try pa natin na puntahan. Nagubla tayo. Putol siya, oh. So, try natin na puntahan pa yung iba dahil mas maganda pa yun. Dito na lang yan kasi ganoon din naman. Grabe, oh. Alam nyo ba na yung mga haligi na ito, nung unang panahon ay may mga kwento yan. Kapag saan? Yung parang saan? Kaya nga. Parang ahas ang kulay. No? Oo. Saan ba to? Kita mo? Oo, ahas talaga. Ahas? Ha? Ahas nga. Ahas nga. Nakabatang sa bato. Sabi ni Ayon, parang ahas daw. Pero ako napansin ko din, kala ko lang, bato. Yung pala nga, ahas talaga. Tara na, hindi natin sila guguluhin. Imagine ko lang palagi tayong pumapasok sa mga kuweba. Tapos may ganun, no? My God. Ito, buo na ba ito? Parang hindi pa rin. Ibig sabihin, matitibay talaga palang inilagay nilang mga pundasyon, no? Ano yan? Wow. Malaki pala ng ano dito. Galing. Favorito ni Drake. Serp lang naman yan. Kasama lang naman. Hindi na rin yata po. Ay, ibig sabihin, paikot talaga pala ng paikot. Okay nga, okay tayo. Siguro mga 5 pirasong ahas yun, no? Oo. Nag-aakon sila eh, magkakatabi-tabi. Akala ko, kanina ko pa rin nakita yun, akala ko bato lang. Kasi kung gaano kalapad yung bato, pinuno din nila. Putol ulit. So, ibig sabihin, putol-putol na talaga. Nakamiss na talaga yung mga malalaking haligi na yan, no? So, hindi na kami pwedeng pumunta dyan dahil paikot kasi. May puro ganyan na. Pero, gusto ko lang i-describe sa inyo na paikot po sa isla nito ay may mga abandonadong tulay. Kaya lang sa unahan medyo kung kanina ay mga ahas lang siguro yun na hindi masyadong makamandag. I think sa unahan baka mas marami pa na makamandag. Kaya hindi na kami tutuloy yan sa unahan. So ayun po, maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin. Sana po ay nag-enjoy po kayo. At sa mga bago pa lamang dito po sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. At pakipindot na rin po ng bell button para lagi po kayong updated sa mga kakaibang video na atin pong ina-upload bawat araw. Sumuli, maraming salamat and God bless. Bye-bye guys!